Welcome back mga tangay. Ayan, actually nalaglag yung wallet ko. Galing ako ng Old Busuanga. Then pagdating ko ng bahay, hinahanap ko yung wallet ko sa bulsa. Kasi syempre nag-worried ako. Nag-worried ako kasi nandun yung mga IDs ko. So right away nagpost ako sa Facebook. Kita mo? Ayan, mga ano. Sila ate. Ayan. Oo nga. Ayan, tapos may nagbalita sa akin na nandito daw may nakadampot sa ano. Si ate. Oh, wow, si ma'am, mabait. Anong pangalan nila, ma'am? May po. May? Ate May lang. Ate May. Teacher kayo, ma'am? Hindi po. Oh, sino teacher? Ate May lang tawag nila sa akin. So si ma'am yung may-ari ng tindahan. Sila yung nakadampot? Sila po. Ah, siya, ito. Bibilin, tsaka si... Anong pangalan mo? Bea. Bibilin ano? Estudyante? Saan? Conception. Conception? Saan mo nakuha yung wallet? Nandiyan po sa tulay. Sa may tulay? Kayo siguro yung nasa lubong ko kanina? Kaya ano, kasi pag daan ko may nasalubong ko ng mga babae, kayo yun. Ah, wala sa ano ko na nalaglag na sa wallet ko. Buti nga dito lang, malapit eh. Kasi galing akong Old Busuanga, Buluang actually, nandun na kami galing. So baka dyan pala nalaglag, dito pala sa may tulay. Sabi niya, padaanan niya na lang kay Gay. Aha. Ay, wala pa rin, sabi ko pa. Ikaw? Bili ano? Bili Lahaliab? Kamag-anak pa kita. Sa Lahaliab, Mantana. Mother ko, Mantana. Ikaw, ano pilido mo? Bakunes. Anong grade ka na? 7. Grade 7? Wow, sila yung mga estudyante na syempre, ma'am, kakahanga, di ba? Kasi, actually, yung wallet ko na to, akin na. Ito. Ito, maiwagang wallet. Alam niyo, ma'am, kung ilang beses na to nawala? Pang third time. First time siyang nawala, ito, sa Sagrada ako. Nakauha po ako dun sa may isang waiting shed. Tapos may lumapit sa akin na mga dalawang mga vendors, street vendors na nagtitinda. Eh, actually yun, intention na kunin. Intention talagang kinuha. Talagang kinuha. Pero ang laman nun, alam lang, 2,000. May laman na 2,000. Tapos, di hinabulabul namin. Naabutan namin yung dalawang mama, actually. Kinukwento ko sa inyo. May dalawang mama ako naabutan na vendors na lumapit sa akin. Dininay nila yon. Wala. Pinalungkat ko yung kanilang mga gamit. Wala. Pero after 3 days, nakita yung wallet ko. Wala doon. Nandun. Intact pa rin. Walang bawas. Nandun yung pera. Nandun yung... kasi na natakot. Nabigla. Nalaman na sinusundan ko sila. Tinapon sa likod ng bahay. Ang nakadampot iba na. Ang nagbalik sa akin si Kagawad Rodriguez. Yan. Si Kagawad. Mabait. Kasi nung malaman, nakita yung ID ko. Kilala ko. Nihinatid niya ito sa bahay. Second time na wala. Pumunta ako dito sa may ano, sa Bayang. Nalaglag uli ito diyan sa may Kiwit. Estudyante rin ang nakadampot. Binalik din sa akin. Kaya lang nabura yung vlog ko noon eh. Kaya hindi ko siya na-post sa ano. Ito ang pinaka third time na nawala. So sabi ko talagang ano to yung wallet na to. Hinahanap ka natin sa Facebook, di ko makita. Ano siya? Mahiwaga. Ilang beses na nawala, bumabalik. At syempre ako kasi, kumbaga, kahit ako pag nakakadampot ng mga bagay-bagay, hindi ko pinag-iinteresan yun. Kasi pag nawala sa'yo, iniinteresan mo, mas malaki na nawala sa'yo. So, alam ko yung Diyos marunong. Talagang binabalik sa'yo kapag kawala ka rin ginagawang masama sa kapwa-tao mo. Tapos, yung lahat ng makukuha mo, maliit man o malaki, ibalik mo sa tao. Kasi ang magre-reward, huwag ka muna kayong malis, dito kayo. Ang magre-reward kasi yan, hindi man kayo mabigyan ng reward ng tao na ginawa nyo ng mabuti. Ang Diyos kasi mas malaki pag nagbalik sa inyo. So may blessing na darating. Although, may laman kasi ito, 1,000. Tali, 1,000. Tawa ka mo. Kaya lang, hindi pa kasi ako sumusweldo sa YouTube. Pero next month, inshallah, mayroon. Okay. Ito, kahit 1,000 lang, bibigay ko sa inyo yung 500. Bilang ano, ha? Aling. Bilang reward. Hindi, kasi ano yan eh. Ang importante dito sa akin kasi yung mga, ano, ID, mga IDs ko. Kaya nga, yun lang, pinicturean po lang yung ID mo. So may mga transaction ako na kapag walang ID, hindi ako makakapag. Sino po nakapagsabi sa inyo? Si Precious. Kasi kapitbahay din namin yun. Pagdaan kong doon, sabi yung kuya, siya. Yung ID mo, hinahanap mo, ay yung wallet. Sabi ko, andun daw sa ano, sa Tapikin, sa may tindahan. Sa inyo po. Lumapit kasi lang yung mga bata sa akin. Sabi, Ate May, kilala mo ba ito? Sabi ko, hindi. So, pinost ko na lang. So, ano, ito, ibig sabihin, may... Maraming mga incident na nangyayari, hindi lang dito sa atin. Ibig sabihin, ang mga Busuanga News din,
Tayong mga ano, bilang Pilipino, maano tayo, mapagkakatiwalaan. Saka ano, minsan bira din yung ganun. Eh. Bira na rin yung ganun na kumbaga ibabalik pa sa iyo. Pero ito kasi mga estudyante, ibig sabihin, meron silang mga GMRC, good moral. Right conduct. Right conduct. Eh, may iba kasi yan, kukunin lang pera, itapon na nila. Wala na kasi lang pakialam doon, lalo na kapag kailangan din nila pera. Although, maliit lang naman ito. Pero, importante nakabalik sa akin. So ito, maghati na lang kayong dalawa, bahala na kayo mag-usap. Apat yan sila sa ano mga markada mo. Kasi ano yan, kumbaga. Malaking bagay para sa akin na nakita nyo at naibalik sa akin yung ID. So salamat, ipagpatuloy nyo yan as a model ng mga ano, mga kabataan, ha? Mga estudyante ng Barangay Concepcion National High School. Oh, sana maging ano to, maging lesson or huwaran sa mga kabataan o kahit sinong tao na kapag ka nakadampot kayo, please lang ibalik nyo kung may mga identification. Kasi importante yun at may balik dun sa original na may-ari sa nawalan. Or kahit na pera, kasi pag nawalan ng isang tao, siyempre kailangan niya rin ng pera. So maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Ikaw din, maraming salamat. Good, ano kayo? Pakabayit kayo. At sa susunod, ganun ulit gawin nyo. Ha? Kita-kita tayo sa Tangay TV. O, mapapanood nyo ito, ha? Ma'am, salamat, ha? Salamat. Salamat, ayan. So, nagpapasalamat ako at nagbalik yung wallet ko. Siyempre, kung bago lang kayo sa Tangay TV, huwag makakalimot mag-subscribe, pindutin ang bell icon para lagi kayong nanonotify sa lahat ng mga video ang aking ina-upload. Ayan, Tangay TV, signing off. Bye-bye! Bawin na kayo. Salamat sa kanila. Ayan. Ayan. Thank you.